Allez, let's go! Ang lapad ng lugar nila. Ah, ito ay... Ito naman ang nasa aking kwarto. Oh! Ah, bakit ito naka-separate? Naka-separate yan kasi for judging na yan, for GO. Yo! Welcome to my vlog! Guys, welcome dito sa Atrag Aquatics! Ako si Jong! Ako si Van! At ako naman si Chris! Ayan, may import kami ngayon kasi si Alex may exam. Today, Caliguatics ay may pupuntahan tayong isang goldfish keeper. At siya ay nagsispecialize sa mga different kinds or strains ng goldfish sa Matina. So excited ako guys, isa itong mini backyard farm. Guys, bago tayo magpatuloy doon sa ating episode, shoutout ko muna ating mga kaibigan sa hobby o sa pagvlog. Si Zingzong's channel, pasukin niyo yung channel niya guys. Kay Pippen's TV, kung gusto niyo exotic fish at travel vlogs, meron na meron doon. Kay Jay Carbon Bukas, sa mga gustong matuto sa swordtail keeping, no? Kay Monchig Zakworld, hello bro, maraming salamat, ang ating master beta keeper. At si Jasper Lido, ang ating kaibigan sa Palomalok. At may shoutout ka pa? Yes, shoutout din kay Jade Laguna ng Jensan, kay Kevin Eliab, Rafael Petralba, Glenn Bacalya ng Baliok Turil, Spencer Jake Rico, at si Jerome Lagasca ng Silang Cavite. Shoutout din kay Dimple Fish Hobbies, sa Team Viajador and Doraemon Line, ang galing na pangalan na pinapashoutout ni Omer Lalang. At guys, di ko na patatagalin, simulan na natin ang episode na ito. Hello guys! Nandito na kami ngayon sa Enrico's. Hindi siya guppy, kundi goldfish. Goldfish ang specialty niya. Tara, pasukin natin. Ito pala guys, located sa Coca-Cola Village, St. Raphael. Tara, tara, tara! Hi! Kamusta? Ako si Jong. Ano pangalan mo, sir? Erwin pa, Erwin. Erwin. Sir, nakita ko sa page nyo na sadyang mahilig ka sa goldfish. Paano ba yun nangyari, sir? Nag-start ito nung high school pa talaga ako. Tapos, na-cut lang kasi for schooling. Nagbalik ako, this pandemic lang, last year. Parang itong vlog lang, no? Nagsimula sa pandemic. Sir, excited akong ma-check tong mga goldfish mo dito. Tara! Ito ang 6 feet ko na, bago lang. Actually, bago lang ito. Nung 6 feet ko na tank. So, kailan mo na set up to, sir? Last month lang nito, last month. Ah, last month. Oo. Nilipat ko lahat dito yung mga grow outs ko. Ah, nabili mo siya with the stand na? With the stand. Magkano ko mo? Mura lang. Ang sapi hindi naman kasali. Ah, hindi na kasali. Ito, kay Marcus. Ay. Marcus Glass. Mark. Saka itong mga stickers mo dito, sir. Ah, nagkakolekta ako ng stickers for souvenirs. Mga nasalihan. Oo, mga nasali. At saka mga kinunan ko ng mga goldfish and mga guppies noon. Sir Enrico. Pero pangalan mo Erwin? Erwin. Kasi dito is my baby, si Enrico. Pangalan ng baby mo pala si Enrico. Enrico. Enrico Adriel. Kaya siya, ginawa ko na ng business. ganto minsan talaga nangyayari na pinapangalan sa anak. Kasi gusto niya ng fish. Ah, hindi talaga? Ilang taon na siya? 2 years old. Actually, Enrico. Hi, Enrico. And may kami, baka gusto niyong kumuha ng t-shirt. Ay, oo. Oh, kumuha pala t-shirt. Ito, t-shirt. Galing kay Enrico. Magkano yun? Ang galing. Ang ganda. Ang linis, no? siya? Ito.
Order na simple lang. Magkano, sir? Ito, nasa ano? 400 lang. So, 400, pwede i-PM ka lang, sir, na pamakawal. Oh, pwede, pwede. Nice. Ano-ano mga isda ang nandito, sir? Okay, ito is... Ano ito? Import from, ano? Aloha Farm, Thailand. Aloha Farm, Thailand. Hybrid rancho. Ilang buwan na to dito, sir, sa'yo? Ito is 5 months na. 5 buwan. 5 months. Isa lang to pagka-import mo? Hindi. Ano yan sila? Apat. Apat. So, ang iba, na-release ko na. Ang iba, on-breeding. Ito, ano to, sir? Ito is Shogun. Shogun. From, ano yan? Thailand pa rin. Shogun, Thailand. Ano ba siya? Parang close relative sa Oranda? Parang gano'n? Sa Oranda po yan. Ay, Oranda pa rin siya. Red, white, Oranda. Ilang buwan na to, sir? Yan is, ano, 4 months. Apat na buwan. Tsaka and ito? Ito is Ryuken. Ryuken. Mas mahal ba siya pag nakakaliko ang kulay? Katama ba pag hindi naman. Depende pa sa quality talaga. Nice na. Quality? Oo, sa quality talaga. Pag sinasabing quality, sir, anong specifics nun? Ang form, body, and structure talaga ng isda. Structure. Iba talaga kasi tinitignan pag specialty mo goldfish. Secondary na lang yung kulay, sir, no? Secondary na lang. Yung form talaga. Eto, may isda pa dito. Galing ano kay Sir Payat Aquino. Dito. Ay, nag-goldfish pala si... Oo, Sir Payat, oo. Bago-bago lang din. Bago lang kami nagkita, eh, no? Show. Nakuha ko yan sa kanya. Ano na yan? Release niya yan. Siya nag-breed niyan. Tahimik lang si sir, may mga goldfish pala siya. Galing, wow. Tsaka sir, excited ako, meron pa tayong makikita ng mga isda mo doon sa likod. Tara, let's go guys. Yeah. Sir, gaano katagal ka na nakatira dito sa... Since birth talaga. Since birth? Oo. So actually, bahay ito ng ano ko, ng mama. Laki ng place nila. Kahit siguro nakapikit ka, talagang maikot mo to dito, sir. Ito, meron tayong tank na naman nakikita dito, guys. Ayan. Anong mga goldfish to, sir? Ito is Oranda. Oranda. For ano, GO pa rin ito. Grow out challenge. Mga competition dito sa Davao. Tapos na yung competition? Wala pa. Hindi pa tapos. Wala pa ongoing. So, kailan ito nakuha? February 2021. Tapos, kailan ang magiging timbangan? June. 10 of June. Okay. Magkano ang kuha mo nito, sir? Ang grow out nila is 1-2 4 cm. Ano bang nakakaganda pag sasali ka sa mga ganyan? Excitement actually, lang bang na nabibigay niya? Isa na yon, excitement, mga experience, at saka matuto ka din kung paano mag-grow out, paano mag-alaga ng isda. So, real, ang totoong pag-alaga ng isda. Tumutulong din ang mga organizer, sir, halimbawa i-approach mo. Tumutulong naman. So itong orange, ito yung siyang kasali sa Jingo. Na sexing na ba ito? Oh, gendered na yan. Ano yan? Female yan. Female. Medyo bilog talaga siya, sir. Tsaka yung kasama niya is another grow out na naman. Pero ibang ano? Ibang... Ibang line na naman. Yan, kailan nakuha yan? Yan is April, no? April 20. Bago lang. Nakikita ko sa tank mo, sir, na sadyang talagang kailangan may lumot. Oo, kasi... No? Oo. Isa yan sa pagpapaganda ng isda. Actually, kung kinakain nila yan ng lumot. Aside sa sunlight, papaganda yan ng ano. So, somehow dito, pag umaga siguro, umaga, sir, no? Talagang. Tatamaan to ng tama. Sunlight. Wow. Water change lang, water change. So, in case lang na pag wala yung tea present, yung fish food or yung live food mo, pwede lang kainin yung hard day, no? Kumakain sila ng lumot. Dito sa baba, sir, ano to? March 29, 2021. Another grow out from Butuan. NFK Combat Butuan. NFK. So paano to? Pinadala ang isda dito? Oh, pinadala. Pero pumili ka online? Oo, pumili. Pina-ship. Ito, magkano naman tong GO nito, sir? Yan is, ano, 1.5. So, ang magiging show nito? Yan is after 3 months. After 3 months. So, paano yun? Magsisend ka na lang ng pro? Magsisend na, ano, virtual yan, virtual. Virtual. Lahat ng ano ngayon show, virtual actually. Para less hassle. Oo. Eh, yung maliit na kasama niya dyan, sir, ano yan? Okay, yeah, para may kausap lang siya? Oo, sabay lang, kasi kawawa. taga-linis din. Taga-linis. Sir, sa nagbe-breeding ka ba? Opo, nagbe-breeding. By the way, anong be-breeding ka? Mm-hmm. So, bukod dun sa binibigay mong pagkain sa breeding, same din ba pagkain na binibigay mo sa mga GO? Oo, actually, ano, live food. Oh, live food.
Minsan live food, minsan din ano, pellets. Minsan pag-uubusan na live food. Mas saka, maganda. Mas maganda kasi ano, live food for the ano. Bakit, sir? Kasi nang nagpapaano sa kanila, nagpapa-healthy. Healthy also sa kanilang magpapabili ng tiyan, magpapabilog, magpapakulay din. Mas mabilis silang lamak. So anong live feeding ang binibigay mo, sir? Ano? Magna and ano, Chubby. Saan ka nakakahanap ng Chubby? Actually, mga supplier lang. Supplier sa mga malayo. Oo, kasi dito sa Davao, sobrang hirap hanapin ng Chubby. At saka mahal. Oo, present siya. Madami siya sa Cagayan de Oro, sa oriental na part. Sa Iligan. Pero dito sa Davao, parang hirap hanapin ng Chubby. So, dapya. Pero nag-deliver lang. Deliver dito na lang kasi. Hassle na ako sana yung mga... Correct, ang hirap pa ganun. Tsaka sir, nakaka-amaze. Paano mo, pwede mo ba explain sa akin itong DIY filter mo? Paano ba yan? Actually, yan is, ano, gawa-gawa ko lang. Ginawa mo lang ako. Pinag-YouTube mo lang yan, no? YouTube lang. So, ang nasa loob niyan is, ano, merong charcoal, at saka mga pebbles, galing sa river talaga. Charcoal, pebbles, oyster shell. Pinag-up mo yung mga pebbles doon sa... Kasi dito sa baba, ito, same din. Same lang yan, mga filtration ko. Tsaka biofoam. Anong gamit mong machine yan sa loob, sir? Yan is... Ano lang? Black Knight ba yan? Yung normal na black? Ay, hindi. A3000? Ano, A3000, oo. Lahat, A3000. Pinag-isipan ah. Pero sobrang effective nito, guys. Oo, kasi effective talaga. Ang dami niyang maka-house na bacteria, no? Tsaka sobrang nakakatulong siya sa linisan. Tsaka ito is, ano, actually, ito is magtagal siya ng 2 weeks. 2 weeks na... 2 weeks lang linis-linis. Talagang cycle lang ng 2 weeks. Nagsascrap ka ba sa loob minsan? Minsan, pag madami talaga lumot. Dami sa front. Hindi naman kaya. Sir, ito, dito tayo sa kabila. Ito sir, ano to? Ano ko na to? Mga breed ko na ito. Oranda. Mga oranda. Kailan ang date of birth nito, sir? Date of birth actually is, 2 weeks pa lang yan, 2 weeks old. But medyo malaki na siya. Oo, kasi live feeding. Live feeding. Bumili ako ng ganyan actually. Ilang months? Siguro 8 months na. Siguro konti. Halos ganyan lang yung kalaki yung sa akin. Hindi, never ako nag-live feed sa goldfish. Live feed, magna. Magna dump niya. Simple dump. Kailang araw ka nagpapakain? Ilang beses kasi isang araw nagpapakain? Twice. At saka ito yung mga shooter, kumbaga. Shooter, ano ibig sabihin nun? Shooter, ibig sabihin yung una naglaki sa batch nila. Malaki na sila compared doon. So, totally magkakapatid sila, pero yung mga sila. Mabilis na lumaki. Oo, mabilis kumain, kumbaga. Yung mga bully. Separate talaga sila kasi malulugi yung iba eh. Correct. Mas active to. So, ito most likely yung talagang mas mabilis mabibenta, sir, no? Oo, mas mabilis yung sasali sa show. Mas mabilis na lumaki. Tsaka selective, select na yan na breeder. Kaya sa aso breeder kasi, dapat meron kang first calling, second calling, third calling, hanggang sa makuha mo yung magandang klase. Paano ka natuto sa calling? Actually, mga friends ka lang din, mga co-breeder dyan sa mga, dito sa Davao, madami. So, gano'ng kakatagal, bago mo siya na talagang, alam ko na paano magkaling. It takes time also, siguro natutunan ko mga years. Tagal-tagal din. Kasi ako pag titingnan ko ang goldfish, pareho lang laki. At saka dito, sige sir. Pasensya na sa mga... wala problema yan. Mas madami pa niyan sa bahay. Ito is ito. Ang 4 feet ko na tank. 4 feet tank. Ano is